Isinauli na ng MILF ang 16 na armas ng mga nakainkwentro nilang soft commando sa Mamasapano. Pero wala pa ito sa kalahati ng mga nawawalang baril na nagkakahalaga raw ng mahigit 27 million pesos. Tungkol naman sa panawagang isuko ang mga miyembro ng miyembro nilang kasama sa bakbakan, ayon sa MILF, kailangan muna nilang tapusin ang kanilang sariling investigasyon. Hindi rin daw ito simpleng usapin. Live mula sa Awang sa Maguindanao, may report si Raffy Tima. Raffy? Jessica, kung isasama yung isang inihabol na baril na isinuko kanina pagkatapos ng seremonya at ihiwala yung dalawang grenade launchers, ay aabot sa 19 yung kabuang mga baril na naisoli na ng MILF mula sa mga baril ng SAF na nakuha sa Mamasapano encounter. Sa itsura pa lang makikitang gamit ang mga baril na ito ng mga Elite Special Forces Unit, isang Mini Light Machine Gun, isang M60 caliber machine gun, at 14 na M4 Fefrans Special Operations Assault Rifle. Ang isa pa rito, kumpleto ng makabagong holographic scope, laser designator at tactical flashlight. Ang iba naman may nakakabit pang grenade launcher. Pero ang isang isinoli, upper assembly na lamang ng M4 rifle. Ayon kay MILF Peace Panel Chairman Mohagir Iqbal, hindi madali ang naging pakiusapan para maisoli ang naturang mga baril, lalo pat namatayan ng 14 ang MILF Base Command na nakabakbakan ng mga pulis. Some people would think that this is unthinkable, but as I said, we are willing to travel the extra mile just to ensure that the peace process would proceed and that there would be peace in Mindanao. Kung ihiwalay ang mga grenade launcher, kabuang 19 na armas ang ibinalik ng MILF. Pero sa inventory ng PNP SAF na nakuha ng GMA News, aabot sa 63 ang kanilang mga nawawalang baril. Ang kabuuang halaga aabot sa mahigit 27 million pesos. Sabi ng MILF, patuloy pa rin umano nilang pinakikiusapan ang iba pa nilang miyembro na posibleng may hawak pa ng mga baril at iba pang gamit ng SAF na i-turnover na ito sa pamunuan ng MILF. Ito na raw ang unang pagkakataon na may ganito karaming baril ang isinole ng MILF mula sa isang inkwentro. Ang tendency ng tao, pero pag mayroon siya nakuha ng isang bagay na mahalaga, tinatago yan. Di ba? So I am not discounting na mayroon pang natitira dyan na hindi pa na-account. We accept this clear signal of the willingness and determination of the MILF to sustain our precious gains. Bukod sa mga baril, ipinanawagan din noon ni Senator Alan Peter Cayetano sa MILF na ipakita ang kanilang sinseridad sa usaping pangkapayapaan sa pagsuko ng mga miyembro nilang kasaling ito sa bakbakan sa Mamasapano. Sinabi na ng MILF noon handa silang gawin ito, pero kailangan daw muna nilang tapusin ang kanilang investigasyon. Pero hindi raw ito simpleng usapin. The MILF is not an ordinary armed group. It's a non-state actor. And as a non-state actor, it is covered by certain laws that is applicable to other conflict situation models throughout the world. Yung katanungan natin dyan, ano po bang kaso kung ang sitwasyon na nangyari ay sagupaan sa pagitan ng iba't ibang armadong grupo, yung non-state actors. May iba pong konsiderasyon in terms of the legal regime that you will use in determining possible mga accountabilities. Nilinaw rin ngayon ng MILF ang mga kumakalat na mga mali umanong impormasyon tungkol sa paghahanda raw nila para sa all-out war, oras na di mapirmahan ng BBL. Ang masasabi ko rito, walang katotohanan yan. It's just simple and pure trabaho na yung mga walang magagawa, yung mga warmongers. Mula sa 6th Infantry Division Headquarters, dadalhin ang mga armas sa Maynila kung saan ito ito-turn over ng militar sa PNP. Bago ibiyahe kanina, ininspeksyon ito ng mga miyembro ng SAF at Scene of the Crime Operatives o SOCO. Sa pulong balitaan, binigyang pugay naman ng AFP ang papel ng GRP at MILF Committee on Cessation of Hostilities at ng International Monitoring Team para maisakatuparan ng ceasefire bagamat inabot na ito ng hapon. We should also salute them because if we have SAF 44, we also have SAF 29. These people were saved by the IMT. 21 or 28 of them who were members of the SAP 84, they were able to save. Ayon naman sa PNP, ang pagsauli ng MILF sa mga armas ng PNP SAF makatutulong para maibalik ng MILF at gobyerno ng Pilipinas ang kumpiyansa sa isa't isa. Gayunman, babala ng PNP, kakasuhan ng mga individual na makukuhanan ng mga nawawalang gamit ng SAF. We still have that option na kuhanin ito by, ayun,
regular police operations or law enforcement operations. Pag ito'y nahuli in your possession, you're liable ano, to a particular kind of crime. Para naman kay Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez, isang hakbang sa tamang direksyon ang pagsasauli ng mga armas. Makatutulong daw ito sa confidence building. Gayunman, aminado si Rodriguez, ang chairman ng ADHOC Committee on the Bangsamoro, na malabong maipasa ang Bangsamoro Basic Law sa Marso. Mahirapan na. We have difficulty already to be able to, because we see that we're going to end our session March 18. Ayon sa Malacanang, ang ginawang pagsuli ng MILF sa armas ng mga nasawing PNP SAF Commando ay paunang hakbang pa lang. Sa panawagang magpakita ang grupo ng konkretong mga hakbang para patunayang katuwang sila sa prosesong pangkapayapaan. Hinihintay pa ng pamahalaan ng mas konkretong patunay tulad ng mga sumusunod. Una, ang pagtulong o di pagharang sa pagtugis at pagpapanagot kay Basir Usman. Ikalawa, ang pagkilala at pagpapanagot sa mga sangkot sa pagpaslang sa mga bayaning sa 44. Paglilinaw naman, Jessica, ng MILF, huwag namang asahan na sa kanila lahat manggagaling yung sinasabing mahigit 60 baril na nawala mula sa SAF. Pero ang tiyak daw, kahit natapos na yung seremonya kanina, ipipilitin pa rin nilang hikayatin kung meron pang sila mga membro na nagtatago ng mga baril na isoli na ang mga ito. Jessica? Kasi 63 lahat, sabi mo sa yung report, Rafi, yung nawalang baril at mga gamit pandigma ng SAF, no? Ibig sabihin, minus 16 na sinauli ngayon, 47 pa. Mas marami pa yung kailangan pang ma-account for. Yes, Jessica, talinawin lang sana natin na yung mga nakalista doon sa PNP, nakahiwalay yung M203 grenade launcher doon sa baril. Pero in reality, magkasama yan sa isang baril, yung isang baril nila, assault rifle, nakakabit doon yung M203 grenade launcher. So may pagkakataon siguro na pupwedeng tanggalin yung grenade launcher, kaya hiniwalay ng PNP yung listahan, kaya umabot ito ng 63. Pero kanina nga, Jessica, may naihabol na isa na baril pagkatapos sa seremonya. At kung ihiwalay mo ngayon M203 grenade launcher, ay aabot na sa 19. Bagamat pwedeng sabihin 18 at kalahati, dahil, Jessica, yung isang naisoli kanina ay upper part na lamang ng isang baril, Jessica. Okay. Confirmed ba na ito yung mga armas na ginamit ng SAF? Kasi di ba may serial number bawat isa niyan? Na may listahan ba na pagkukumpera ng serial number ng mga baril na yan, Rafi? Yes, Jessica, yan ang ginawa kanina ng mga miyembro ng PNP Special Action Force kasama yung Scene of the Crime Operatives o SOCO, at naka-observe dito yung IMT, yung International Monitoring Team. Isa-isang tiningnan ng mga SAF yung serial number ng mga barrel at ng mga stock ng mga baril. At kinalas talaga nila, Jessica, sa harap nitong IMT yung mga baril para makita kung nag-match yung mga serial numbers. Hindi na natin matiyak kung merong hindi nag-jibe doon, pero base doon sa ating naobserbahan kanina, mukhang nag-agree naman yung listahan na tinitingnan ng mga SAF at yung nakikita nila doon sa actual na isinuko ng MILF, Jessica. Mm-hmm. Again, ang pinakamalaking tanong dyan, although sabi ng MILF, kailangan tapusin muna nila yung kanilang investigasyon. Ang malaking tanong dyan ng marami, lalo na nung mga kamag-anak nung SAF 44, Rafi, nasa uli pala, natuntun pala yung mga baril nasaan yung mga may hawak ng mga baril na yan na sa malamang, yun ang pinaghihinalaan nilang pumatay dun sa SAF 44. Iyan nga yung gustong linawin, Jessica, ng MILF kanina at maging nitong GRP Peace Panel. Sana daw mahiwalay yung accountability ng mga bumaril dun sa mga PNP SAF. Pwedeng bumaril from afar. So kasama yan sa gera, kumbaga. Pero ibang usapan naman kapag kailangan ng hanapin at panagutin yung mga nagpaputok ng baril ng malapitan at pinatay yung mga SAF na pwede pa sanang mabuhay. So, dapat daw mahiwalay yan. Talagang confirmed naman na kung sino man yung mga kumuha ng baril, posibleng sila nga ay nakapatay, pero from afar. So, kailangan talaga daw hintayin yung resulta ng investigation ng MILF kung meron silang mga tauhan na bumaril ng malapitan sa mga walang laban na at may sugatan na SAF, Jessica. Kasi doon din sa statement ni Secretary Sunny Coloma ng Malacanang, no, na nabanggit niya yung pagtugis kay Basit Usman, no? Yung kasama ni Marwan na international terrorist di umano, although Filipino siya. Kasi ang tinatanong din, Chuck, may hot
pursuit pala against Basit Usman. Eh, meron bang hot pursuit naman laban dun sa pumatay, dun sa 44? Yes, Jessica, yan daw yung magiging parte nga nung sinasagawang at least sa side ng MILF, part raw yung magiging report nila kapag natapos na yung kanilang isinasagawang investigasyon. Hindi maibigay, Jessica, ni Ginoong Iqbal kung kailan matatapos yung kanilang investigasyon. Ang sinasabi lang niya, very thorough ito. At kung meron man daw silang makita at ma-find out, nakasama talaga yung kanilang mga tauhan sa mga iba nakita sa video na talagang malapit ang binaril yung isang buhay panasak, eh sabi nila pwedeng panugutin ang mga ito, pero hanggat hindi matatapos na yon, mahirap daw i-conclude ng mga tauhan nila yung nagsagawa ng mga pamamaril na yon. Very careful daw sila, Jessica, dahil nga mainit yung damdamin, hindi lamang yung mga namatayang SAF, kundi pati yung mga namatayang MILF. So talagang they are treading on, kumbaga, thin water to thin ice talaga, na talagang balansihin yung mga pagkakataong. So talagang dapat daw hintayin natin yung investigasyon na kanilang isinasagawa. At syempre, i-compare na rin ito sa magiging resulta naman ng investigasyon ng BOI ng PNP, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, Rafi Tima.